One, two, three. Ano yung rin? Pampukpok. Hi everyone! Good day! And welcome again to my channel. On our previous episode, pinakita ko sa inyo ang demolition. This time to give you an update of the project. Papakita ko naman sa inyo ang excavation and our foundation preparation. Also, column fabrication and concrete pouring sa aming foundation. So tara, samahan nyo ko at share ko sa inyo ang aming paraan ng aming construction. After ng aming demolition, the next challenge, as expected, is the amount of debris na naipon sa aming job site. On our side, para makatipid naman ng konti si client, instead na magpa-hauling service pa ako, ay hinakot na lang namin para itambak sa isang bakanting lote na malapit sa amin na kailangan din ng panambak. Kailangan din kasi na clear ang job site para mas madaling makakilos ang mga workers. Ito naman ang aming butter board which serve as a reference guide para sa pag-layout ng aming project. Once the layout is established according to the floor plan, ay nagsimula na kami maghukay para sa foundation. Ang design ng aming foundation para sa both side ng aming property ay continuous footing na may lalim na 1.2 meters based sa structural design na aming sinusundan. Medyo natagalan din kami sa aming paghukay dahil meron pa kailangan basagin na old footing ng dating building na makaka-obstruct sa aming proposed footing. Once nakuha na namin ang desired na lalim para sa footing, ay sinimulan na namin itong datagan ng reinforcement bars. Double mesh din pala ang design ng aming reinforcement bars dito. Sa paglatag ng reinforcement bars, ay kailangan nakaangat ito sa gravel ng 75mm. Kaya gumawa din kami ng spacer para uniform ang level ng height nito. Ito ay pang spacer sa ating pondasyon. Okay. Para saan yung alambre? Ganito po yan. Sige nga, sample lang mga. Para ito yung kakapit sa may babaw ng parilya. Habang ang ibang grupo ay gumagawa pa ng hukay, ang iba naman ay nagsimula na mag-bend ng mga bakal para sa fabrication ng column. Oops, nagkabanggaan pa. Ito na ang pag-assemble ng aming column. Yes, shoot. Yeah. Naglagay din kami ng marka ng location ng bawat column. Once na-establish na ang location ng bawat column, ang aming na-fabricate ng column ay itatayo na lang. Ito pa ang isang nabuo na poste na pinagtutulungan buhatin. At paulit-ulit na proseso na lang. Sa unang batch ng pagbuhos sa rough foundation na may 16 cubic meter ay ready mix concrete ang aking gagamitin. Kaya kailangan din na mag-prepare ng space para sa truck ng semento na magde-deliver. Oh, saray! Ayos na, ayos na! Temple-wise is going to be late.
Kailangan ng tamang pag-vibrate para may siksik ito at may iwasan ang ampaw. In total number of hours, umabot lang kami ng 2 oras sa aming concrete pouring ng aming rough foundation. Simula pa lang ito para sa aming construction at marami pa ako na pwede ma-share sa inyo. Kaya hanggang dito na lang muna at kita ulit tayo next time. Thank you for watching and hopefully naka-inspire ang video ito sa inyo. Until next time, bye and God bless. We will build the house.